Okay, good day guys, no? Ito po ay mayroon tayong Sharp na sineservice dito guys, no? Ang problema nito guys, hindi nakakatapos sa paglalaba, no? Lumalabas yung A2, A3 error, no? So ito po guys, common problem talaga ng Sharp na ganitong model, no? Yung mga GN08 na yan, GN09. Ayan, yun yung mga common problem nito guys, no? May mga problema na kailangan talaga solusyonan kasi nga, ito lagi guys ang problema, no? Yung model na ito, nagkakaroon siya ng error, no? E3, E2, no? Hindi siya nakakatapos sa paglalaba, no? Kaya ang gagawin namin dito guys, i-repair namin ito, no? Solusyonan natin ito ng pangmatagalan, no? Para hindi na pabalik-balik yung problema. Kasi nga minsan, may mga parts kasi talaga na pag pinapalitan natin, hindi rin naman tumatagal, no? Mga ilang buwan lang, buwabalik din ang problema. Pero kung may solusyon naman na long-term solution, so gagamitan na natin siya ng long-term solution, no? Para hindi na pabalik-balik yung problema, lalo na kung malayo yung lugar tulad niyan, no? Kung nasa malayong area yung sineservisan natin, medyo mahal yung pa-service ng customer. So, kailangan solusyonan natin. So, ito guys, tinesting namin siya dito, gumagana siya. Yan, pag wala siyang laman, working siya guys, oh. Yan, wala siyang problema kapag wala siyang laman, no? So, ang usually guys, sakit kasi nitong Sharp na ito, yung A2 at saka A3, no? So, ang A2 kasi guys, ito, tumutukoy ito guys sa door switch, no? So, ang door switch kasi guys, kapag kinakalawang yan at ginagalaw-galaw, nasisira. Kasi ang design nito guys, yung door switch nito, parang simpleng-simple lang kasi. Kaya mabilis siyang masira, no? Kagalaw-kagalaw, nasira siya, no? So, ang gagawin namin guys, pakita namin sa inyo kung paano ito solusyonan ng pangmatagalan para hindi na pabalik-balik yung problema, no? So, ayan. So, buksan natin tong likod guys para ituro namin sa inyo kung paano natin siya solusyonan, no? Ayan. So, sakit ito guys, no? A2, A3 na error ng Sharp. So, common problem ito guys ng Sharp na ganitong model. Ayan. So, binubuksan na natin guys yung likuran. Ayan. So, buksan natin to. Ayan. So, buksan lang natin yung likuran guys para i-repair natin to, no, yung problema. Ayan. So, ito guys, oh. Ito yung door switch guys. Yan. Yan. Yan yung pinaka door switch, no. So, minsan guys, kinakalawang na yan. So, hindi na yan siya lumalapat. Kakabukas-bukas ng pinto, no. Ayan. So, pag hindi na yan siya lumapat guys, magkakaroon yan siya ng E2 error, no. So, ito yung nagkakos ng E2 error, no. Kaya mangyari, ayan. So, ito yun lagi guys ang nagkakaproblema, no, sa Sharp automatic washing machine. Kaya ang gagawin natin dito guys, alisin na natin to, no, iba-bypass na lang natin to para hindi na magpaulit-ulit. Kasi kung magpalitan natin, after ilang months, ganoon na naman, so papagawa na naman ulit si customer, no. So, ayan. So, ang gagawin nyo guys, ito guys, oh, yung puti na wire, nakakunik yan dito sa drum sensor, tapos ilalim, kunin nyo yung puti at saka black, no, yun po yung bypass nyo dyan. Pagdugtungin nyo na lang yan guys, no. So ang maging cost lang naman, maging issue lang naman nito guys, pag binubuksan nyo yung pinto, hindi na siya magkaroon ng error. So ang gagawin nyo na lang, i-post nyo na lang kung magpapahabol kayo ng paglalaba, no, para makahabol kayo. Kasi nga ito naman lagi kasi ang problema talaga nito. So ang gagawin nyo yan, yan guys, oh. Yan, dugtungin nyo na lang yan, no. Itutusok nyo lang siya dyan, tapos higpitan nyo, tapos lagyan nyo guys ng electrical tape para hindi na pabalik-balik yung problema. So, yun lang guys, no? Ang pag-repair nito para long time solution ito guys sa pag-repair or pag-ayos ng Sharp na pabalik-balik yung problema, no? Kasi marami na kami experience nito guys. Pinalitan natin siya ng door switch. After 3 months, ganoon na naman. Corroded siya, hindi na siya gumagana. So, siyempre, gagastos lang yung customer natin. Pero bago natin gawin yan, sabihin mo natin sa customer natin na yung mga maging effect lang, no. Ang effect lang naman ito guys, yung door pag binuksan mo, hindi siya magkaroon ng error, no. So usually kasi guys, although ito guys protection ito, no, sa mga bata, no, na dapat pag may mga batang maliliit, binuksan nila itong pinto, magkaroon siya ng error. So dapat aware din talaga ang customer, no, pag ginawa niyo 'yan. Kasi nga pwede naman palitan, i-explain niyo rin. Pwede naman palitan 'yan kung willing naman silang gumastos, no. Pero kung gusto naman nila na wala nang problema yung washing nila, hindi na pabalik-balik, pwede na yan siya i-bypass, no? So, ayan. So, yun. Ganun lang, guys, no? Okay, guys. Thank you. Bye-bye.